Hello, kumusta? Welcome back. So, mayroon tayong gagawin ngayon. Ngayon ay December 25, 2021. So, we have a job. So, galing ito ng saan ba ito galing? Taguig. So, from Taguig siya. So, video call daw ito. So, buksan natin siya kung anong laman. So, ito ay walang power. No spinning ang pan. Okay, nabalot. So, yung laman na ito. So, ito ay 1050 Ti. Ting 50 Ti video call, palik ito. Okay, balot sa tissue. No power, no spin. Tissue ang binalutan. Yan, palit, video call. Ito ay walang power. So, marami siyang sunog. Sunog na piyasa. Sunog siyang parts. Ito. Parang hindi pa siya nabubuksan, hindi pa sira yung ano. Okay, madumi siya. Ito ay no power. Ipin natin siya sa microscope. So, okay. Na-set up na. So, ayan. Titesting natin. Set up ko na yung para testing. Set up natin kung ikot yung pan. Kasi, sabi, no spinning pan. So, lagay natin siya sa bolts. Sa voltage.
Saksak natin yung power. Tingnan natin kung iikot yung pan. Ayan. So, walang hindi umiikot ang pan. May voltage tayo. So, check natin ang 12 volts. Okay. Meron tayong input. Okay. Check natin kung may output tayo dito. Wala. Okay, 12 volts. Ayan. Available sa 5 volts. So, input. Output, 3.7. Output, input. And output. Okay. Natin to. 11. Meron tayong 11. Okay, wala. Meron. So, so gate. So, walang gate. Gate. Tawag dito. Source. Source. Wala din. Walang source. Ibig sabihin, pag walang source, wala dito. So, wala. Okay. Wala tayong output. Wala din. So, check natin ang memory. So, memory section. Sa coil 1.8, try natin. Parang wala. So, wala tayong 1.8. Okay, 1.8 wala. Dito. So, missing. Ground. Ibig sabihin, wala tayong 1.8. Wala tayong 1.5. Okay. Okay, missing. So, wala tayong 1.8 supply para sa RAM. Wala din tayong supply para sa GPU. GPU chips. Okay, walang ikot ang fan. Dito tayo sa kabila. Okay, check natin to. May input tayo, PCIe na 12 volts, 3.3. So, meron tayo, 3.3. Sa pan, check natin ang ano ba ito, input, output. Wala tayong kahit voltage sa input. So, meron tayo sa pin number 2. 11 volts. 4.7. Pero wala dito. Hindi umiinit ang pan. Hindi umiinit ang chips. Check natin ang memory. Ang memory chip. So, nasa ng pin 1 natin. Ito ang pin 1. Wala. Wala tayong lahat supply. Sa memory. Likod. Memory ito eh. Okay. Wala tayong supply sa memory. Dito. Meron tayong 5 volt pero wala supply ang memory. Sa memory ko. Yan.
memory labor dapat metri data sama 1.8 dapat. Ito may views. So, lumiban sa views. Okay. Pero hindi pumasok ko ito. Sa chips na ito na maliit. Okay, check na natin sa microscope. Yung coil. Saan yung coil dito? Missing yung coil dito. Coil dito. So yan ang gagawin natin dito dahil wala siyang voltage. So naklean na natin. Naklean na natin siya. Bali, kailangan kong palabasin ang 1.8. So hinangin ko itong ano na to. So wala muna akong papalitan.
Tanggalin yung corroded. Tapos ito. Basihin ang lang siya. Yung mga paa nito para sa video card. Para dito sa chips na to. Kasi wala tayong supply dito. Wala din tayong 1.8 dito. 1.8 sa kabila. Meron tayong chips. So, mahal itong chips na to eh. Subukan muna natin siyang nalinis ko na siya din. Hinang. Okay. Ano ko lang sa microscope. So yung mga paa lang yan, ayusin natin bago tayo magpalit. Re-refresh pa natin. So kailangan natin siyang refresh. Bila. Itong ano niya, itong IC na to. So, power na GPU, power supply. Yeah, so, i-arayusin ko lang yung hinang na sa tagitira. Pag hindi nag-aigi, saka tayo magpapalit. Re-resolder ko lang siya. Issue nitong nire-repair natin ay walang power. So wala tayong 1.8 volts. Gaya ng tinester natin kanina, missing tayo. So wala tayong supply dito. Hindi umiinit ito, itong GPU na to. Ayan. So nalinis ko na siyang maigi. Wala pa akong binapalit ang piyesa. So nire-solder ko na itong para sa 1.8 volts na ito na supply. Saka ito. Para sa GPU supply. Kasi ang naano dito, yung nakita natin sa microscope, corroded siya dito eh. Tsaka dito sa parts na to. Possible kaya nawala yung ating 1.8 supply. Tapos ito naman, nasunog lang ito. Kasi hinot air ko siya para matuyo yung aking locker flow. Kaya ako siyang tuyuin eh. Yan. So, meron pa dito ng dumi. Bago tayo magpalit, kasi kung wala pa rin tayong display o kaya hindi umiinit ang ating GPU chips, so nahina ko na yung na-resolder ko yung panabihan connection niya, kasi ano lang naman to eh, sa connection kasi ito, try natin i-hot air ito, i-hot air natin yan para dumikit, baka kasi umangat na rin siya, so subukan natin hot air. Okay. Tapos itong pinaka so naka-pull ano tayo, full heat, full speed din. Ang air natin is 650. So ito, basa-basa pa. Dapat lumabas ang ating 1.8. Okay. Okay na yan, masyado tayong malakas ang ating init. So temperature natin is 480 degree. Kunti lang. Mainit pa siya. So, i-cool down lang natin. Kailangan natin siyang i-cool down. Para hindi ma-pause ang ating
mga parts, mga piyesa. Pag mainit pa kasi, so yung kanyang resistance is bumababa. Kailangan natin siyang i-cool down para yung resistance niya is bumalik. Oops, natin. Tandaan natin itong parts natin. Mainit pa siya. Cool down ko lang siya guys, mga ilang minutes. Bantayin naman natin. Kasi mainit pa talaga siya. So ayan, so matagal na tayo nagkano. Nagpo-cool down. Okay, sisipatin muna natin sa microscope. Check na guys muna sa microscope natin. Para makita natin kung maayos yung ating pagka-resolder. Maka kasi mag-shorted. So ayan. Check natin mabuti. Kailangan natin makita na ayos. Okay, nasa ng ating GPU chips. Okay, ayan. Ayan. Pati natin. Okay. Kailangan yung ating mga pins ay hindi nagdikit. Mag-resolder tayo. Ayan. Okay siya. So, wala naman tayong missing parts. Okay, sa baba tayo sa may 1.8 volts. So, check natin yung ating resolder. Okay, kabila. Parang may putol yata tayo. Okay, tingnan natin, testing natin. Okay. Ayan. Tingnan natin kung available lang 1.8 at saka yun dito 0.05 ang ating drain to source. So yung drain natin, tapos yung ano kasi natin dito, yung source is ano siya eh. Oscilloscope yung gagamitin. Kaya wala tayong matutukan sa tester. Malaga yung ating drain, may pumasok na input sa ating drain. Kasi yung source niya, katabi yung kanyang gate. Ayan. So dito, kailangan magkaroon tayo ng 1.8 para sa supply ng memory na to. Ayan. Kasi ano to, 4 gig, 1, 2, 3, 4. So, 4 gig yan. So, try na natin siya guys. Sana mag-works. Kasi kung hindi mag-works, palitan natin tong chips na to. Eto to. Sa 1.8 supply at GPU supply. So, dalawa yan. So, medyo mahal pa naman. Try natin. Let's try. Okay. Sana maging success. Bago natin palitan ng chips. Lagyan natin ng pan para umiikot. Kanina kasi hindi siya umiikot. Para makita natin kung iikot pala. Okay. Supply natin. Asin natin ang mga metal. So may ground na tayo. So ground. So, positive proof. Okay. Sasalpak na lang natin siya. Ayan. Okay. Check natin kung gagana na.
Sumikot ang ating pan. Oops, sumikot siya. Umiinit ang ating chips. Check natin ang 1.8 volts. Okay, present na siya guys. Present. Ang ating 0.8. Present din. So, okay. Present na siya. Ang ating memory. 1.5 present. Okay. Sumainit na siya. Ayan. Mainit, mainit ang ating ano, mabilis na uminit ang ating GPU. So yun, simple lang yung issue. So simple yung issue lang niya. So no power, walang pan, di umiikot ang pan. No power, wala tayong 1.8 volts. Ayan. No power ang 1.8 volts, walang supply ang memory. So wala din supply ang GPU. Dahil ito ang ating chips dito ngayon, na-resolder lang natin siya. Tapos hinatir. Tinanggal natin yung parang bang ano, siguro nag-missing connection siya. Kasi ka lumaan na siguro. O kaya nung siguro natuluan, para siyang natuluan dito ng basa eh, corroded to eh dito, parts na yan, saka dito. Siguro nung possible natuluan siya. Kulay black yung ano eh. So siguro naputol yung connections. So, ayan. Hininang ko lang siya. Resolder. Tapos, itong kanyang GPU IC. Resolder. 1.8 IC. 1.8 volts IC. Resolder. Then, hot air natin. And after cleaning. Ayan. So, nagka-display siya. Nagka-display. Wala pa po siya palang display. So, nagka-supply tayo ng 1.8 volts. So, umiinit na yung ating GPU. Kanina hindi siya umiinit. Okay. So, tingin ko siya sa ano. Sa ating lagyan ko ng ano para hindi uminit agad kasi mabilis uminit eh pag ganyan baka possible baka lang hindi pa sure sana gumana. Ayan, lagay ko lang ito, huwagan niyang mabilis na uminit ay baka sinisurte tayo. So, tingnan natin. Hirap umasa. Lumabat na. Lumabat na yung aking ano. Lumabat na yung aking screwdriver. Touch ko muna. Lumabat na siya. Okay. Mano tayo. Kailangan ko ng heatsink. Ha? Oo, oh, recorded tayo. Ayan guys, so ang dumi pa niya. Testingin ko muna siya, sana gumana. So, tayo sa ating testing area. Oh, rito ang testing. Ito ako nagtitest. Okay. Let's wait for a while. Testing natin. Sana gumana. Oo, wala tayong ano. So, gamitin ko HDMI. Ay, by HDMI, power on. Sana mag-display. Unlock. Yan! So, success! So, gumaga. Ayos. Pera naman ito. Ayan, gumana siya, oh. HDMI. So, try ko lang sa DP port kung gagana. Okay, patay natin. DP port naman. Ayos, happy na naman. So, walang supply 1.8 tapos bigla nagdaro. Ayos. Happy na naman. Happy tayo. Happy ang customer natin. Okay. Power on. So, DP port tayo. Okay. Oops. So, look. Ay, wala.
Yun lang, wala tayong DP port ng display. So, HDMI lang meron sa atin. Yan. Mayroong ilaw ang keyboard. Pero ng display. Maluwag lang. Okay, wala talaga. Yes. Ganyan natin. Wala tayong DP port. Ano bang ano natin? Ano ba? So, wala. Negative. So, wala akong pan-testing dito sa ating ano eh. Wala akong pan-testing. Try ko nga ito. Kasi hindi ito gumagana ito eh. Try ko kung gumagana. Hindi ko ito na-try na gumagana. Hindi pa ito gumagana, hindi ko pa natatry ito. Hindi ko pa natatry HDMI na ito kung gumagana o hindi. Try ko na siya maraming beses, di ito yung masira yata HDMI port. Ayan, sira pa talaga yung HDMI port kung connect. Yung connector ko sira. Never pang gumana yan. Ay, talagang sira talaga. Sa DP port, wala tayo ng display. Wala tayong display talaga sa display port. Okay, pag ganito, kailangan i-rebuild. Tanungin natin ang customer. Ano pa siya? So, power on ulit natin. Try pa natin ang kanyang display port. Magawa na. Ayaw talaga. Ganito, may problema ang kanyang GPU chips. Kailangan siyang erable. Yun yung isang problem. So, wala akong schematic nito. At least na bigyan ko siya ng paraan na gumana ka HDMI at saka yung 1.8 volt supply niya nagkaroon at saka ang ating GPU power so nagkaroon ng supply pagka natin HDMI. Ayan. So tanungin ko ang aking customer kung so, wala tayong pang-rebol mahal ang machine na pang-rebol kaya mahal din ang pa-rebol. HDMI lang. Okay. So, restart natin siya kasi ginamit natin ang display port. Okay, power on natin ulit. HDMI lang yung gumagana. May display siya. So, patayin lang natin. Lagyan ko siya ng hard disk. Try natin sa boot. Boot natin. Baka may guhit-guhit kasi minsan may ginawa ko may guhit-guhit siya at pagka may problema yung kanyang memory naman pag may guhit-guhit pag ganyan napagana natin may problema yung kanyang memory at may guhit-guhit sa display ayun ba na-install natin yung driver saka lang lumalabas yung problema so, yun, tingnan natin ngayon kung nag-load ng program na-install yung pinaka memory niya ayan o oh. Tingnan natin. Ayan, meron siya. Tapos tingnan natin ang display kung maganda. At least gumana. Masaya yung customer. Junk na yata ito eh. Tingnan natin kung maalon siya. So, mukha namang hindi maalon ang display. So, open natin ang ating PowerTech Power GPU. Para makita natin kung ang driver ay naka-install kung nababasa niya yung memory. Ayan guys. So ang ating naka-install is NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. So ayan siya. Oops, nawala yata.
Ha, nag-auto-adjust tayo. So, okay lang yan. Walang issue. Detection niya sa display natin. So, ayan. So, naka-install sa atin ay GTX 1050 Ti. So, ang memory niya is 4 gig. DDR5 siya. Ayan. Ha. 4 gig to. Ah, problema yung memory. Zero. Parang may problema yung memory niya. Ayun, yun lang. Problema. Wala. So, try nga natin kung na-install yung driver. So, kanya. So, zero memory. May problema yung memory. Try nga natin. Kung baka dito lang sa driver. Copy natin yung CPU Zay naman. Display properties. Check natin kung binabasa ang kanyang display. So, binabasa naman siya, guys. Ayan. 4 gig. Dedicated memory. Pero dun sa tech GPU at ano, tester. So, ayan. Dito sa ating CPU Zay sa graphics, check natin. So, NVIDIA code name. So, binabasa siya, 4 gig. Ayan. So, baka possible dito. Try natin siyang restart. Ayan, restart natin. Yung black. Ayun. Yung black na sandals. Akin ba yan? Saan? Ito. Nakarecon. Nire-repair. So, wait lang natin guys hanggang sa mag-boot. Ayan. Tingnan natin kung madetect dun sa ating CPU Zay. GPU Zay pala. Nai-elit natin. So, maka ano lang. Nag-detection lang. So, nauna yung program natin. So, ganun yun eh. Tingnan natin. Ayan, so binasa na, tama nga. So, nauna yung ating launch ng ating GPU Zay dun sa auto detection niya ng ating ano OS, kaya hindi siya binabasa. Ayan ngayon guys, may 4 gig na siya memory size. So, okay, gumagana siya. Detection na, detected naman siya, sensor ng ating temperature dahil wala tayong fan, medyo mataas siya, 50, nasa 50 degree. Ayan, so wala tayong pan eh. Hindi nakasalpak yung aking pan kasi ang nilagay natin, heatsink lang. So, ayan guys. Okay na siya. Working na. Gumagana na. Sa HDMI. So, pag ano, yung sa ano nito guys. At I think need to revolve. Kaya lang wala akong pang revolve. So, mas mahal yung revolve. Tatanong natin sa may-ari kung anong. Ano. So, ayan. At least okay. Gumana siya. Nagkaroon ng output. Mayroon na siyang power. Ayan guys. Kahit paano, nasulit ko pa rin yung issue. Yan, nagkaroon siya ng power. And guys, so just wait for a while. Ayan, remove ko lang yun. Balik ko natin dito sa ating working station, okay? So yan, itatry ko siyang i-reflow. So kung mapapadisplay ko pa rin kanyang display port. So try natin. Kasi pag ganitong issue, hindi naman to basta kasi na-tester ko na to. So ayan, naputol yung ating ano, nalubat. So ito, continue natin yung nire-repair natin. So i-re-reflow ko lang yung video card na yung ating GPU chip para mapagana natin yung kanyang sa display port nito. Kasi ito wala akong pan-testing. So, wala. Ito meron akong pan-testing. Kaya lang ay may wala siyang display. So itong meron display natin. So ito, na-tester ko na to. Good naman to eh. So good naman to mga to. So dapat may output siya. Ito wala lang siyang chips dito. Hindi ko alam kung bakit mga walang chips yung ganyan. Siguro yun yung design. Yung iba kasi kompleto may chips dito. So subukan natin siyang i-reflow guys. Baka sakaling makuha pa sa
Rival. Pag ano kasi, subukan tong i-rival. Para pagana lahat ng display. Kagaya niya, nagkaroon naman siya, may display naman siya. Dahil nagkaroon ng supply ang ating memory. Sinawalan siya ng supply. Reflow natin. Okay, so temperature ko is 480. So, madaas yun. Pero tansya natin, ang air ko lang naman ay 650. Mababa lang yan. So, gamay-gamay lang natin yan sa hot air. Meron kasing hot air na ano, medyo mataas yung ano nya. Pero yung sa akin, sakto lang ito. Gamay ko kasi yung aking hot air. So, lakasan ko na nga yung aking air. So, wala namang katabing pyesa ito. Na maliliit, na pwedeng ilipad. Subukan natin kung gagana pa rin, gagana yung ating display port. So, try lang ng try. Until it succeed. Pwede natin na pagana. Nice. Ayun. So, wala tayong schematic na ito eh. Hindi natin malulukit yung ano. Yung pinaka daan. So, pagandaan kasi may schematic din. At tayo nagre-repair. So, naka-pull air ako guys. Okay na yan. Clear ko lang siya na para lumamig. Lakay ko, pandinis ko. Habang mainit pa yung kanyang flux para maklean siya na maayos. Hindi naman magkakarak yung ating ano, ang satansya natin yan. Habang maano pa yung flux, malambot pa, so ililinis ko siya. So, pag wala pa rin display port natin, so wala na. Tanong na lang natin si customer kung ano ginagamit. At least, nasolusyon na ko yung kanyang problema, no power, pan not spinning, yeah. Test, may display siya, then ipitesting natin yan for delivery sa customer kung success siya. So, magigames lang ako nyan after ano. So, marami na ako na repair na 1050 Ti, so okay tayo nito sa mga repair. So yan, okay na. Lagyan ko na lang siya na lagyan ko yung on dito existing na ano. Lagyan ko siya ng okay lang, mabilis na mag-cool down tapos nalagyan natin ang ating ano, heat sink. Okay, lagyan. Kunti lang guys ang paglalagay na ito, ha? Sa gitna lang yan. Ah, napaw na yan dyan. Huwag naman langoy na langoy. Yan guys. Position. Sakitin natin. Yeah. Tornilyo ko lang to guys. So ayan guys, so, tornilyo ko na siya. Nalagyan na natin ang thermal paste. So ayan na siya. Malinis ko na ito. Malinis na natin siya kanina.
Testing ko na lang siya. So, naka-charge ang ating cellphone. Testing ko na lang siya dun sa kabila. Ayan guys, so hindi pa rin gumana yung kanyang display port. So, hindi ko naman wala akong pan-testing ng kanyang DBI. Pero HDMI lang yung ginagamit dun. So, ayan. So, isi-ship ako na lang to sa aking customer. Then, tanong, no choice. Paribol ito ng ating customer. Yun lang kasi yung choice na kailangan siyang i-rebol yung, kanyang CPU chip. Pero okay naman, gumagana ang kanyang, napagana natin. Dating walang power, so may power na ngayon. So gumagana HDMI, titesting ko na lang siya before ship sa games. Yan. So, wala din ako schematic. So hindi ko matutuntun yung kanyang display port. So ayan. So hanggang dito na lang ating pagre-repair. So salamat po sa inyong panonood. I hope nakatulong sa inyo sa maano sa mga baguhan na nagre-repair pa lamang sa gusto mga matuto. So ayan, simple lang yung problema natin. So hindi natin kailangan palitan agad ng mga IC. Lalo't kagaya noon, mahal yung IC noon, nasa 1,000 something yung isa, tapos yung isa nasa 1,000 rin something. So kayan, pwede naman pala siyang maka naging corroded lang. So kailangan natin resolder lang natin ng panghinang at saka i-hot air. Yan. Para check lang natin kung ano. So, nung nagginawa natin yun, nagkaroon tayo ng output na 1.8 volt para sa memory. And then, para sa GPU power, nagkaroon tayo ng output na 0.08. Ayan. So, 0.8 yan, na output para sa GPU. So, ayan. So, thank you for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Hanggang sa muli. Bye-bye.